Hello and welcome ulit sa napakasayang hobby ng pag-aquarium at pag-aquascape niyo. Araw na to, alamin natin bakit nga ba namamatay ang ating mga isda sa aquarium. Maraming dahilan kung bakit namamatay ang ating mga isda sa aquarium. Pero sa ngayon, pag-usapan lang natin yung tatlong kadalasang nagiging dahilan ng pagkamatay ng isda. At ano-ano yon? Una is, baka may pumatay. Pangalawa, baka nagkasakit. At pangatlo, baka yun na yung kanyang oras or life span niya na yon. Ibig sabihin, yun lang talaga yung itatagal niya. Wala na tayong magagawa doon. Okay? Just in case may makalimutan na kong reason kung bakit namamatay mga isda, kindly type dyan sa ating chat box. Baka kasi, baka lang, syempre hindi man tayo perfecto. Okay? So simulan na natin. Simulan natin doon sa baka may pumatay. Okay? So baka may pumatay, may tatlo tayong salarin dyan. Pwedeng yung kasama nila doon sa ano, sa aquarium. Okay? Yung nasa labas ng aquarium. At pwedeng ikaw mismo. Okay, tatlo yan, tatlo. Okay, simulan natin dun sa kasama nila sa aquarium. Nung nagsisimula ako sa hobby na to, hindi ko alam dati na hindi pala lahat ng isda ay pwede mong pagsamasamahin. Okay, try na ko pang pagsamahin nun yung goldfish, tapos mga jewel cichlid. At ang nangyari ay, alam nyo na, hinabol ng mga jewel cichlid yung buntot ng mga goldfish. So, yun yung nangyari kasi nga hindi lahat ng mga isda ay pwede nating pagsamasamahin. May mga isda kasi na peaceful, ibig sabihin, okay silang pagsamasamahin. Pero, ayan, ingatan pa rin kasi pwedeng peaceful nga siya pero magkaiba naman ng water parameters. Well, sa ibang video natin yan, alam ko, nilagay ko na yan dun sa isang video ko, nakalimutan yung title, hanapin ko na, nilagay ko link dyan sa taas. Okay, make sure na pareho sila ng water parameters at saka isearch nyo lang sa internet ano yung pwedeng tank weight nito. Kasi nga, yung iba, peaceful naman, okay lang ihalo. Pero may mga isda kasi na semi-aggressive na hanggat maaari, pwedeng species lang nila. Merong aggressive, yung tipong kahit na sarili nilang species is ayaw nila. For example, ito, isa lang yung beta dito. Pwede naman siya sa ibang isda. Pero pag naglagay ako ng isa pang male na beta, magsasabong na sila. Okay? Flower horn, halos ganun din. Medyo mahirap din siyang i-community. So yun, may mga isda na pwedeng pagsamasamahin, merong hindi dahil nga sa kanilang ano temperament kung tawagin, yung ugali ba, kung peaceful, semi-aggressive, and aggressive. Maliban doon, syempre, kailangan mo i-consider yung ilalaki ng isda. Okay? For example, pinagsama mo, molly, at saka hammerhead. Okay? Pareho lang yung maliit pag binili mo. Minsan may mabibili kang hammerhead na halos 2 inches lang eh. Maliit lang talaga, mga halagang ano lang yun, mga 20 hanggang 35, ganun lang kamura yon. And para kasing nakakatuwa, eh, may maliit ka na pating sa aquarium mo. Pero ang hindi natin alam na yung hammerhead catfish na yon ay lumalaki, or iridescent shark kung tawagin, lumalaki yon. At ang molly ay hindi siya lumalaki. So posibleng, pag lumaki yung ating hammerhead catfish, okay, hindi shark ka catfish, is kainin niya yung ating molly. Okay, hindi lang, pwede rin sa ibang mga klase ng lumalaki, sa ibang monster fish. Actually, may mga isda na kaya nilang kumain ng halos kasing laki nila kasi ang lalaki ng bibig nila. Diba? Alligator gar, malalaki bibig niyan. Yung beaker kahit pa paano, or yung dragon fin, medyo kaya niya sumubo ng mga medyo mas malalaki kasi akala maliit lang yung bibig nila pero pag pumuka, malaki pala. Lalo na yung gulper catfish. Okay? Though bihirang-bihira naman yun sa Pilipinas. Nakapanood ako ng video doon eh. Search nyo na lang, baka makapiright ako kapag ka nilagay ko dito. Search nyo na lang yung gulper catfish. Kahit same size niya, kinakain niya. So yun yung dahilan. Baka pinatay siya doon ng mga kasama niya. So, i-research lagi kung sino yung mga pwedeng magkakasama. Okay, pangalawa naman na pumatay na salarin. Pwedeng outside. Okay? Either putike, minsan kumakain niya ng maliliit na isda. Baka nagtataka kayo, wala kayong bangkay na nakikita, wala namang tumalon, wala namang naipit dun sa mga filtration nyo, pero nauubos yung isda nyo. Pwedeng kinakain ng putike yun. Especially mga guppy molly kasi mga surface dweller yan, yung mga lagi nasa taas. Okay? Kung may halaga kayong pusa, posible rin. At, pwede rin sila mamatay
sa external factor, though ito parang external at the same time kasalanan mo, if ever nag-spray ka ng pesticide. Okay? Nag-spray ka ng pesticide, tapos kung hindi man malagyan yung mismong tank mo, for example, ipis, nangyari to dati nung bata pa ako, nag-alaga ako ng Oscar, nag-spray ng pesticide, tapos yung ipis is napunta dun sa tank. Tapos yung ipis kinain ng Oscar ko kasi malaki na. Nasa 35 gallons na kalagay yun. So malaki na yung Oscar. Tapos kinain niya yung ipis. So dahil nga contaminated yun ng pesticide, patay din yung Oscar ko. So yun yung ano. Then, pangatlong salarin is pwedeng tayo. Okay, pwedeng ako, pwedeng ikaw. Okay, na nag-aalaga ng isda. Paano? For example, kasi setup mo lang na aquarium mo, nilagay mo kaagad ay mataas yung chance na papatayin mo ang isda mo. Lalo na kung bagong setup pa lang. Kasi hindi pa yung condition, hindi pa yan cycled. Okay, make sure na cycled yung aquarium bago ilagay yung isda. Kung ano yung ibig sabihin ng sinasabi ni Kuya Richard ngayon, nandyan sa link sa taas. Okay? Kasi pag hindi cycled yung aquarium, wala pa tayong beneficial bacteria na magko-convert ng harmful ammonia galing dun sa pupo ng isda na pwedeng sumunog ng balat ng mga isda at sumunog ng mga hasang nila or gills at mahirapan silang huminga at mamamatay sila. Hindi ko makonsider na sakit yun eh. Kasi ano yun eh, parang torture yun para sa kanila. So parang pinatay mo na rin. So pangalawang reason ba na tayo yung dahilan kapag ka especially tayo ay nag-water change ng 100% kasi kadalasan sa atin is ganun maglinis. Madalas may lumalapit sa akin bakit daw namatay yung isda niya. Naglinis lang naman. Tinatanong ko kung naglinis ba siya. Isa kasi hindi pa sinasabi. Tapos tinatanong ko ilang percent, 100%. Tapos kalas pa lahat yun. Binabrush pa lahat. Isa sinasabunan pa. Kapag ganun para mo nire-reset din yung aquarium mo. So mataas din yung chance na mamamatay yung mga isda. So ano yun, hindi sila most likely magkakasakit. More nanghihina sila kasi parang tinotorture mo sila. So yun yung mga dahilan. Okay, pwedeng yung isda kasama nila, pwedeng yung mga butike, tawag dito, yung mga ibis na contaminated ng insecticide, pusa, or pwedeng ikaw mismo. Okay, mali yung the way na kung paano mo nilagay. Baka nilagay mo kagad, pagkabili mo, nilagay mo kagad yung ano, na water shock. Okay, mawa-water shock kasi yun, kapag, lalo na pagka na 100% water change ka, mawa-water shock yung isda, mataas yung chance na mamatay. Lagay natin yung link, bakit namamatay ka every time nag-water change ka, nandiyan sa taas. Click nyo na lang yun. Okay, so tapos na tayo dun sa baka may pumatay. Sumunod naman, baka nagkasakit. Okay, baka nagkasakit. Yung pangalawa natin, baka nagkasakit. So, bakit ba nagkakasakit ang mga isda? Marami rin dahilan yan. Okay? Pero isa sa mga dahilan is baka may sakit na talaga siya nung pagkabili mo. Okay. Yan yung masaklap doon. Pagkabili mo palang masakit na. Ngayon, kahit pa paano, okay lang yan kung yun palang yung ilalagay mong isda sa aquarium mo eh. Paano kung may isda ka na? Existing isda ka na tapos nagdagdag ka lang. Ang nangyari, yung may sakit na isda na nilagay mo, isinawaan pa ng sakit yung mga isda na existing mo. So yun yung problema. So, pwede silang magkahawa-hawa. So, kaya, importante na i-quarantine muna yung bagong biling isda. May magsasabi dyan, ako naman, di ko naman kina-quarantine isda ako, okay naman eh. Swerte nyo, walang sakit yung isdang nabili nyo. Okay, swerte nyo. Pero kung gusto nyo lang na makasure, make sure na i-quarantine nyo at least isang linggo. Pwede nyo lagyan ng meds, anti-parasite, yung isda na bibili nyo, especially kung mamahalin yung mga dating nakalagay. So, yun yung gawin nyo. Mas maganda yun. Iwaliin natin na mag-quarantine or make sure na yung pagbibilan natin, kumbaga parang puntahan mo muna ngayon and then next week balikan mo kung mukhang okay pa naman yung mga isda, walang mga sakit, walang mga white spot, walang mga ick, most likely, wala namang sakit yun. Okay, pwede nyong isugal. Pero much better pa rin na i-quarantine yung isda. Okay, bakit pa nagkakasakit? Okay, baka yung kanyang water chemistry or water parameters ay hindi para doon sa isda na yon. Okay, hindi lahat ng isda ay lumalangoy sa pare-parehong tubig. May mga isda na lumalangoy sa soft water, may mga isda na lumalangoy sa hard water. Okay, kailangan natin maintindihan yon. May mga isda na lumalangoy sa or mas gustong lumangoy sa malamig na tubig, may mga isda na gustong lumalangoy sa mainit na tubig. Make sure na i-research natin yung water parameters.
Okay, lalo na kung mamahalin isda, bumili talaga kayo ng test kit, hindi lang yung regular na test kit, kasi sa regular na test kit, ang kasama lang nun is yung pH, nitrite, ammonia, at saka nitrate. Okay, kailangan mo rin ng GH, KH, kailangan mo ng TDS, para naman yung dun sa mga medyo masiselan at saka mamahalin na na isda. Okay, pero kung medyo general lang, mga hardy fish, mga goldfish, mga ano, kahit yung ano na lang, kahit yung freshwater test kit. Okay, para sigurado lang na alam nyo kung ano yung ano, nitrate level at kung tumataas ba yung ammonia. So kahit naman once a month, maganda kung magawa nyo siya ng weekly. No, medyo mahal kasi yung test kit, kaya normally, kung nagtitipid kayo, kaya naman ng, ano, ng once a month. Pero kung talagang medyo sensitive yung isdang binili nyo, kung pwedeng daily talaga sa umpisa, hanggang sa stabilize nyo yung tubig, ayun, mas maganda yun. Okay? So, para tip lang, para gusto nyong mapasoften yung water, ang mga pwede nyong gamitin dyan sa mga kailangan ng soft water, pwede kayong maglagay ng talisay, driftwood, at saka aquasoil. Ayan, mga nakakababang pH at saka nakakasoften ng water, yung giging acidic yung water. Ngayon naman, gusto ng isda mo hard water. Okay? Meron namang nabibiling GH booster, okay, para sa hardness ng tubig. Tapos, pwede ka maglagay ng crushed corals. Okay, as in, kahit pa paano, nakakataas din. Pero, kung may halaman kayo, medyo ingat-ingat sa paggamit ng asin kasi makabalusaw yung mga halaman. May nagsabi sa akin, naglalagay daw siya ng asin. Okay naman daw halaman niya, good for you. Pero, hindi ko galagawin yun sa mga aquarium ko. Okay, kasi ako mas normally pinipili ko yung mga pwede sa soft water na lang kasi mga plants gusto nila soft water. Okay, so yan yung ano, yan yung sa pangalawa. Mas madalas silang magkakasakit kapag ka, ano, yung water chemistry. And then syempre, kasama na rin doon yung poor water quality. Okay, poor water quality ibig sabihin yung tubig sa aquarium ay madumi na. Hindi lahat ng malinaw ay madumi. Okay. Hindi lahat ng malinaw ay malinis. Mali ako ng term. Hindi lahat ng malinaw ay malinis. May mga malilinaw na madudumi. Okay? Madudumi. Bakit? Baka mataas na yung nitrate or mataas yung ammonia niya. So, kaya kailangan mo na test kit. Okay? Pero sa iba naman, pag sobrang dumi na talaga, alabo na talagang tingnan. Obvious naman na. Okay, so yun yung pangalawa. Baka nagkasakit. And lastly is, baka lifespan niya na. Okay? So, bawat isda, syempre, is may lifespan. Normally, mga guppy, mga 2 to 3 years kapag ka mas mainit, mga 18 months lang kapag ka nag-away ka ng heater. Mga goldfish, actually, tumatagal siya ng mga 10 to 15 years. Yung iba ka umabot pa ng 20 years. Ganon din ng arwana. So, titignan nyo, ano yung lifespan ng, ano, ng isda na alagaan nyo. Normally, kapag ka the more na mas mainit, yung ano, mas mataas kasi yung metabolism nila. So, normally yung sa mga ginugrom na goldfish, mas mababa yung magiging lifespan kasi iniheater nila yun, mataas yung metabolism. So, parang pinaka-fast forward mo yung pagtanda nung isda. Okay? So, yun yung nangyayari doon. Kapag ka, ano, medyo mas mainit sila ng tolerance ng ano nila, ng temperature nila. May mga hardy fish naman na, ano, na kaya namang mag-survive sa mga ganun. Well, anyway, yun nga, pwede talagang lifespan na nung ano. Search nyo na lang ano yung average lifespan ng isda sa aquarium natin. Okay? Maka-apekto yung lifespan din kapag kayong sa size ng aquarium, mas maliit sila sa pinaglalagyan nila. Ay, pag mas maliit sila sa pinaglalagyan nila, normally yung mga internal organs nila lumalaki. Akala lang natin na nag-a-adjust lang yung katawan, pero yung totoo, nahirapan na silang lumaki, so mas bababa yung buhay nila pagka ganun. Kaya make sure din na nasa proper size yung aquarium. Meron tayong video kung saan tinuturo natin yung tamang pag-aalaga ng aquarium. Lalagay natin yung link dyan. Okay, kung may natutunan kayo, kindly like and share to sa mga kaibigan nyo. Huwag kalimutan mag-subscribe. At kung may nakalimutan man ako na sabihin, ay pakilagay dyan sa comment kung bakit namamatay ang ating mga isda. Hanggang sa muli. Enjoy the hug.